ang most anticipated match-up sa quarterfinals sa pagitan ng Slovenia at Canada. So dito nga mga koys ay naganap sa MOA Arena dito sa Pilipinas ang quarterfinals sa pagitan ng Canada at Slovenia, kung saan ay nagmistulang home court ito ni Luka Doncic sapagkat dumagundong ang MOA Arena pagpasok pa lang ni Luka Doncic. Kabaliktaran naman para kay Dillon Brooks ang kinaguriang villain ng NBA na inabot ng buo para sa mga fans na Pilipino dito sa pagpasok pa lang niya. So dito nga sa umpisa ng first quarter ay palitan ang score ng dalawang team. Back and forth, nagkaroon ng 18 lead changes at 6 na pagtabla ng score sa dalawang quarter. So nagtapos ang first quarter lamang ng single field goal ang Canada 26-24. Pagpasok ng second quarter ay dito naman na panalunan ng Slovenia ang sa pangungunang Luka Doncic sa 50 all. Pagtatapos ng second quarter, sumaganda ang laban ng dalawang team kaya't lang all night long ay puro reklamo ng sa referee ang inatupag nitong si Luka Doncic at nag-ipagsabayan siya sa antics nitong tinaguriang villain ng NBA na si Dillon Brooks. Sa pamimisikal ng mga Canada players, especially si Dillon Brooks, na wala ang focus nitong si Luka Doncic. Sabi pa nga niya sa balita ng Inquirer.net, "Playing for national team is a lot of emotions. Lot of times I don't control myself, which I've been having problems with. I complain a lot, but I don't think it's fair. They've been playing very physical with me." Ang naging pahayag ni Luka Doncic sa balita ng Inquirer.net. So nagbago nga ang lahat mga koys pagpasok ng third quarter matapos ang 19-5 run ng Canada. At wala na ngang lingon-lingon pang pinanghawakan nila ang kalamangan hanggang sa matapos ang fourth quarter. So napatalsik naman dito sa laro mga koys ang tinaguriang villain ng NBA na si Dillon Brooks dahil nga sa mga antics nito sa loob ng court at walang katapusang pagtatrastok sa mga kalaban niya dito sa mga player ng Slovenia. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas mga koys ay na-eject din naman itong si Luka Doncic at hindi natapos ang laro pero lumaban naman ang Slovenia hanggang sa dulo. Kahit wala na si Luka ay nagtapos ang laban sa score na 100-89, panalo ang Canada at aabante na sila sa FIBA World Cup semifinals kalaban ng Serbia. So nanguna para sa Canada si Shai Helios-Alexander sa kanyang 31 points. Nakambag si RJ Barrett ng 24 points samantala para sa Team Slovenia ay pinangunahan pa rin ito ni Luka Doncic sa kanyang 26 points at hindi nga niya natapos ang laro. Meron pang 6 minutes and 37 seconds ang natitira sa huling yugto ng laban. So dito nga mga koys, kung hindi nga siguro na ejek itong si Luka Doncic ay meron pang pagkakataon na manalo ito Slovenia. Pero ito nga mga koys, nagtapos ang laban sa score na 100-89. Panalo ang bansang Canada.